Kasado na ang mga aktibidad na inilatag ng mga progresibong grupo para sa nalalapit na paggunita sa EDSA People Power sa Linggo. Sa Quezon City naman, isa sa tatlong nag-apply ng permit to rally ang inaprubahan na. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ang pinagpala sa mundo ang dyaryo at ang pulpito. Konsyerto at misa, ilan sa mga nakalatag na aktibidad para sa paggunita ng EDSA People Power Revolution sa Linggo. Sa ganito, ipinapaalala ng ilang progresibong grupo ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Makalaya lang sa pagkakasiil sa diktaduryang rehimen ni Marcos Sr. 38 taon na ang nakalipas. Sa Linggo, kung tamang naalala ko, meron din pong misa sa umaga at may konsyerto na EDSA kahit saan sa gabi. Ang plano is 3:30 mag-assemble ang iba. May mga assembly points sila, mamarcha sila to the shrine. Yung iba doon na sa shrine mismo. Tapos may program doon from up to 6 p.m. At sa 6 p.m. may misa, no? To be celebrated by Bishop David. Bukod sa pag-alala sa kasarinlan ng mga Pilipino noong 1986, ay tampok din na ng programa ang pagkontra sa mainit na usapin ngayon ukol sa charter change. Tamang-tama lang na itong current chacha maging bahagi din ng mensahe ng EDSA na hindi natin papayagan ng isang chacha na nagbigay ng poder sa Malacanang at sa mga kung sinong politiko na may vested interest. So inaanyayahan ko po lahat ng ating mga kababayan sumali sa ganitong mga gawain ng iba't ibang grupong kontra chacha at mga grupong gumugunita sa EDSA People Power Revolution. At lampas sa mga natatanging araw na ito ng Pebrero, tuloy po ang laban. Ayon naman sa mga manggagawang Pilipino, kahit pa hindi ginawang holiday ng Marcos Jr. administration ng EDSA anniversary ngayong 2024, hindi nito kayang pigilan ang init na nagkakaisang Pinoy para sa EDSA. Yung legasiya na gusto niyang ibalik ay yung legasiya ng kanyang tatay na siya namang kinokontra dun sa selebrasyon ng EDSA. So, of course, tinutone down niya yan, gusto niyang kalimutan, at gustong bawiin ng kilusang masa ng mga manggagawa yung totoong EDSA. Samantala, kung paano naghahanda ang mga progresibong grupo, naka-ready na rin ang mga tauhan ng Quezon City Police District para magbantay at magpanatili ng kaayusan. Ang QCPD ay magde-deploy ng mahigit kumulang 1,400 na kapulisan natin sa iba't ibang lugar na lalong-lalo na sa People Power Monument. Meron din po tayo sa EDSA Shrine, sa Quezon City Memorial Circle at saka sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng Quezon City. Isa naman sa tatlong nag-apply ng permit to rally sa Quezon City ang naaprubahan na ng pamahalaang lungsod. May isa na na-approve. Magkakandak po sila ng rally sa People Power Monument. Ina-expect po natin mahigit 8,000 na participants dito sa activity na to. And doon sa na-approve na permit, magkakandak sila ng concert. Asahan na anya ang mga miyembro ng Civil Disturbance Management, bike patrollers at patrol unit ng QC Police ang nakabantay. At ipinangako nila na patuloy na paiirali ng pagrespeto sa karapatang pantao at maximum tolerance para sa mga kalahok sa pagtitipon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.